Magandang araw mga kaabi. For today's video, mag-aabang lang tayo ng mga kalapate natin. So, siyam pa rin yung aabangan natin yun. Bali, pito rito sa loop natin, tapos dalawa rin sa kabilang loop. So, ngayon, iba na nga yung pumunta rito sa bahay ni Boy Poy at saka ni Girl Poy, kaya alisin lang natin. So, para hindi ma-stress yung mga kalapate natin kapag umuwi. So, habang nag-aabang tayo, huwag nyo sanang kalimutan na mag-like sa video natin. So, para sa ganun, matulungan nyo ako sa simpleng paraan. So, kapag ganito na meron niyang pumupunta sa ibang teritoryo ng kalapate nyo na panglaban, aalisin nyo lang kasi may stress yung kalapate nyo pag umuwi. So, kailangan komportable yung kalapate nyo kapag umuwi nga. So, bali mag-aabang lang tayo ng kalapate ngayon at medyo late na nga nag-release yung club natin. Kapag kasi late na, nagpakawala yung club natin, malamang sa smash nga. So, dito naman sa lugar namin, maaraw, pero hindi natin alam kung umuulan ba dun sa mga dadaanan saka dun sa pinag-releasean. A few moments later. Natin na ibon. Ayan. So, pabababain lang natin, para mapabilis nga dahil nakapuling nga tayo. So, 3 laps pooling yung sinalihan natin, kaya okay lang naman kahit na basta mag-clock lang sila ngayon. May pag-asa tayo. Si Big Boy pala, hindi naka-pre-pooling to. Kasi sa kabilang club kasi nakasali tong kalapate natin na to, kaya hindi natin sinali. So, sayang. Kabilis pa naman, 1K megat yung speed na itong ibon natin. Na-pick tayo, kala ko nga, yung naka-pooling nga natin na 4. So, katagal pang rumonda na itong kalapate natin na to, no? So, ito yung kauna-una natin ibon yun, hindi yung sinali natin sa 3 laps pooling. So, hindi ko alam kung ano nangyari doon sa mga nilaban natin sa 3 laps pooling. Pero itong si Big Boy, okay naman dahil matagal pa nga rumonda. Ayan, nakikipagbuno pa sa mga kasama rito. Ayan. So, sayang dahil lang hihinaya nga ako dahil hindi nga natin nasali sa 3 laps pooling. Kasi nga, sa kadahilanan na sa kabilang club siya, naka-entry. So, baka kasi magsimula na agad yung derby nila at masayang lang din yung entry natin sa kanya. So, okay lang din. Hintayin na lang natin yung apat natin na nakasali nga sa 3 laps. A few moments later. So, second bird nga natin, si Boy Payat. Ayan. So, papakulan na natin para makarecover. At tapong pa pagkain sa pagmamadali natin. Hindi natin na-videoan yung pagbaba ng ibo natin dahil nagmamadali nga tayo sa pagano. Sa pagpapapasok. Ayan. So, bali pangalawang ibo natin to, no? Si Boy Payat nga na naka 3 laps. So, hinihintay na lang natin yung tatlo pa na naka 3 laps pa saka yung mga kasama nila. Yung mga sumunod natin na ibon, so hindi ko alam kung naka-pre-pooling tong dalawa natin na to. So, pangatlo, tsaka pangapat. Miikot pa. Ayan. So, pabababain ko lang kasi baka naka 3 laps tong mga kalapate natin na to. So, pangatlong ibon natin, si Balaling. So, yung kapares nga yan, Whitefly, na kapatid niya ito. So, mayroon pa tayo isang blue bar dun sa bubong, kaso hindi ko masilip kung nakapuling ba yun. So, hindi ko lang, hindi ko naman na pinipwersa na bumaba siya agad. So, basta mag-clock lang na siya mamaya, okay na sa akin. A few moments later. So, na-smash nga yung mga ibon natin at 6 pa hinihintay natin ngayon. So, 3 pa hinihintay natin na naka 3 laps pooling. So, hindi pa naman tayo cut-off kaya mag-aabang lang tayo hanggang mamaya. At hanggang bukas mag-aabang tayo hanggang hindi sila nakaka-uwi. A few moments later. So, lumalakas na nga yung ulan dito sa amin. At 3 pa lang yung napapauwi natin na young bird. So, okay naman nga, 3 young bird itong natira dito sa atin. Si Balaling, si Boy Payat, saka itong si Big Boy. So, yung 6 natin, hinihintay pa rin natin kahit na makatop nga yung mga kalapate natin na yun at umulan. Hihintayin pa rin natin. So, buksan lang natin to. So, sayang yung 3 nating naka-entry sa 3 laps dahil hindi pa nga nag-lock-lock. So, malapit na nga makatop. Pero, abang-abang lang tayo. 2,000 years later. 3 na nga lang yung nakauwi dun sa 9 na kalapate natin. So, babalik na lang ulit tayo mamaya para i-check kung may makakauwi pa sa kalapate natin dahil malakas na nga yung ulan dito sa amin. So, yan. Medyo malakas na yung ulan dito sa amin kaya mamaya na lang tayo ulit magbibidyo. At sana makauwi pa nga yung 6 natin na kalapate. At nakita nyo naman talaga ang smash nga nangyari sa mga kalapate natin. So, gaya nga na sabi ko sa inyo, mahina talaga yung kalapate natin sa smash. Natapat na naman sa smash yung karera natin. So, dapat pala pang summer yung mga kalapate natin na to. So, buti meron pa tayong 3 na pang smash yan at nakaka-uwi nga kahit na smash.
One eternity later. Magandang araw mga kabi. So pagpapatuloy nga lang natin yung video natin kahapon at hindi natin natapos. So bali nakauwi naman na halos lahat ng kalapate natin. At yung pito nga nating kalapate, nakauwi nga kahapon. So bago nga tayo umalis, umalis kasi tayo kahapon kaya hindi natin napagpatuloy yung video natin. So ayan. So bali ang unang nakauwi nga yung mga barako natin na kalapate, tapos sumunod yung bluebar natin na hen dun sa isang loop. So yung apat na barako natin, ito, tapos ito, saka ito. So tatlo na rito, tapos yung isa na doon sa kabilang loop. Bali dalawa yung nandong kalapate natin, nakauwi na parehas yun. So yung dalawa natin kahapon na hindi nakauwi, yung kapares na to, saka ito, yung blue bar dito, saka yung white fly. So yung blue bar naman, nakauwi na ngayon. Ayan, kung papansin nyo, ito na siya. So kakauwi lang na ito ngayon. Itong mga nakakulong na to, kahapon pa nakauwi to, hindi lang tayo nakapag-video kahapon at may nilakad nga tayo. Tapos nung gabi naman, nawala ng kuryente dito sa amin kaya hindi tayo nakapag-update. So dapat mag-upload na tayo kahapon. So ngayon lang natin tatapusin yung video. So bali yung sa sistema naman ng pagbibigay ng vitamins. So kayo naman ang mag-a-adjust talaga dyan sa pagbibigay ng vitamins. Halimbawa kahit na meron kayo naka-fix na sistema sa pagbibigay ng vitamins, multivitamins, calcium lactate. So pag ganito na medyo na-late nga yung mga kalapate nyo, so kayo na yung mag-a-adjust. Hindi naman yung kalapate mag-a-adjust dyan dahil hindi na nga naka-uwi nung nakaraan. So kayo na bahala mag-adjust kung ibibigay nyo pa ba yung para sa Sunday dun sa para sa Monday. So kung pagsasabayin nyo, so kayo mag-a-adjust nyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa pagbibigay nga ng vitamins at saka sa mga ganyan sa sistema, so tao ang nag-a-adjust, hindi yung kalapate. Kasi mas matalino kayo sa kalapate. Hindi yung kalapate ang mas matalino sa inyo. So yung iba kasi sinasabi, dapat yung kalapate ang nag-a-adjust, kayo ang boss. So tama naman, may punto naman, pero sa ganyan, so isipin nyo na lang, sino mas matalino sa inyo, yung kalapate ba o yung tao? Siyempre, mas matalino kayo, di ba? Kaya kayo ang mag-a-adjust, hindi yung kalapate nyo. A few moments later. Tingin ko nga naka-recover naman yung mga kalapate natin dun sa loop. At yung isa na lang na kakauwi ngayon yung obserbahan natin. Tapos itong dalawa natin, ito yung tingin ko kasi nagkaroon ng sakit kahapon. So check ko ngayon kung nagkaroon ba ng sakit o hindi. Ayan. So yung dalawa natin na ito, tingin ko kasi grabe to. Dahil sobrang payat nga at hindi makakain talaga. So yung mga nasa loop natin, nakakain pa, mga matatakaw pa. Talagang nasanay lang siguro manda po yung iba ron. So kaya medyo na-late ng uwi. Ayan. So check lang natin ito mamaya at hindi ko na rin papakita sa inyo yung pag-check natin. So sinasabi ko naman sa inyo lagi at alam nyo na rin kung paano mag-check ng mga kalapate sa mga video natin kung nanonood kayo. So pinakita ko lang sa inyo na nakauwi nga yung dalawa natin na kalapate. So tingin ko talaga mas nag-click yung pag-prepare natin at pagpapalabas natin ng kak kesa sa hen. Dahil puro ang nakauwi nga na nauna, puro kak. Yung hen natin, puro kulelat o nahuli nga. Ayan. So hindi ko na siguro, dito ko na siguro tatapusin yung video natin. Happy flying sa inyo at in-update ko nga lang kayo. God bless.